Bigo ang Pilipinas na maabot ang kriteriya o pamantayan sa patas at malayang eleksyon kasunod ng katatapos na 2022 national elections. Ito ay ayon sa International Observer Mission o IOM dahil sa umunoy palpak na automated election system, laganap na insidente ng vote buying at election-related violence at red tagging na kagagawan pa umano ng pamahalaan. Binuo ang IOM noong Pebrero matapos irekomenda na obserbahan ang halalan ngayong taon. The last Philippine election was marred by widespread irregularities and violence which undermined the democratic process. The elections took place in the most repressive context since the time of dictator Marcos. The Duterte government orchestrated state terror, marshaling the entire machinery of the state. Sa datos ng election watchdog na Kontradaya, halos 3,000 mula sa mahigit 9,000 election-related complaints ang na-verify. Kabilang sa mga reklamo ay tungkol sa naging proseso ng botohan, mga pumaliang vote counting machines, insidente ng vote buying at pagpapakalat ng maling impormasyon. Para kay Kontradaya convener Dr. Maria Lourdes Jarabe, patunay ang libo-libong reklamo na palpak ang naganap na automated elections. It is actually difficult for voters to be confident in election proceedings marred by machine errors and breakdowns as these cast doubt on the capacity of the machine to count their votes. The proprietary source code of the VCMs and the lack of genuine source code review process cast more doubt on the accuracy of the election results. Right from the start, KD or Kontradaya has remained critical of the conduct of automated elections in the country for its lack of transparency and accountability. Nilinaw naman ng COMELEC na narespondehan ang mga nasirang VCM at wala pa umano sa 1% ng kabuuang bilang ng VCMs ang nagkaroon ng aberya. Ayon kay Acting COMELEC Spokesperson John Rex Laudianco, wala pa sa 30 ang bilang ng validated election-related violence na mababa mula sa mga insidente noong nakaraang halalan. Gayun din na karamihan ay nangyari bago ang mismong araw ng botohan. Iginiit naman ng Malacanang na sa kabila ng mga naitalang aberya at insidente, naging malaya at patas ang ginanap na halalan.